Alright, shout out everyone. This is Week Creation and update na naman tayo mga idol tungkol dito sa kaso nga ni Jubilin Galiano. Ayan yung babaeng nawala sa Palawan. So maraming usap-usapan kung ano nga ba at palaisipan kung ano nga ba yung nangyayari dito sa kay Jubilin Galiano. Yun nga, natagpuan ang kanyang bangkay umano, mga bungo, puto, part ng kanyang katawan umano sa isang area na dating minahan doon din mismo malapit sa kanilang lugar at yan lumabas ang kanyang pinsan na si Leobert Dasmariñas daw siya daw at yung kanyang isa pang pinsan na si Leobert yun daw yung sila daw yung gumawa ng krimen na ito. Pero maraming haka-haka, lalo na ay lumabas na nga yung result ng DNA at lumabas na negative ng result. Pero dinidiin pa rin itong lalaki o yung pinsa niya mismo na umano'y umas lang sa kay Jubilin na sila mismo yung kumatay at yun mismo yung bangkay. At nakasama nga sa mga bangkay, nandun yung mga picture. So ngayon ang nangyayari ay parang mayroong role play. So parang may tinatago, parang may tinatakpan sa mga pangyayaring ito. Just hindi pa nga mapatunayan. Ayan na si Idol Rafi Tolfo ay tumutulong na parang malaman at madiskubre kung ano ba talaga ang totoong nangyari dito kay Jubilin Galiano at kung buhay pa ba yung babaeng ito. Mga babae si Jubilin. Sinagsalita din ng kanyang kapatid na si Jonalyn na hindi daw pantalon at underwear ni Jubilin ang nakita doon sa bangkay na natagpuan doon sa isang pakanting lote o minahan. So, pero ang lalaki ito na si Jubert ayan, ay pumunta pa rin, dinala pa rin din yung mga polis, mga reporter ng Bandila doon sa lokal ayan sa Palawan ay sinamahan pa rin doon mismo kasama yung mga polis natin inikwento niya kung anong nangyari nga kung paano nila pinatay, paano nila dinala anong ginawa nila, pati yung cellphone pinapundo nila. So pakinggan natin mga idol ito yung ayan ang kwento niya pero doubtful mabasa natin sa mga comments na talagang nakabang nito si Jubert, pagdaan ng Jubilin, sinunda niya. Kaya sa kwento niya, makikita. Kahit ako, makikita ko na talagang scripted. So, ngayon, ang tanong natin dito, sino nga ba, sino ba yung tao or malaking tao behind sa nangyayari kay Jubilin? Nung nakuha niya doon sa Jubilin. Pero pinag-ikot-ikot ang kwento, mga idol, tinamaan pa ng polis. Ayan, dinala pa nila doon sa baba. Ayan ang lugar mga idol. Oh. So, dyan daw mismo niya tinapon nila si Jubilin. Ayan, nakasama nga yung mga reporter, mga polis. At may video pa dyan na hindi natin napakita na yung cellphone ay tinapon daw nila doon sa may bandang ilog. Ngayon, napabiro ngayong polis doon kung gusto mo bang kunin doon, kaya mo bang kunin doon, kung talagang nagsasabi ka ng totoo, hindi niya rin daw kaya kasi siguro malalim yung ilog na yun. At regarding sa ano sa pangyayari na to ay siyempre yung alala naman ng kanyang ina at natuwa ang kanyang ina na hindi nga siya yung result ng DNA, so iba kayong result ng DNA. Kung ano ang job o sa kasama niya. Yan yung kanyang ina, mga idol. Sa akin, nak, kung nakikinig ka ngayon, mag-pray ka, lumaban ka. Buhay patay talaga si Jubilin. Manalig ka sa Diyos. Kasi kaya ina niya na-identify yung mga IT, pero yung mga personal na mga suot niya, hindi nga daw match kay Jubilin. Siyempre kapatid nila, hindi niya alam yung mga. Nap, lumaban ka, mag-pray ka.
Pero si Idol Rapid to po, medyo, ito, ano, medyo hindi naman siya masyado tutok sa kasa na ito eh. Ano lang siya, normal lang siya, neutral lang siya sa kasa na ito. Hinahanap pa namin. Pero hindi naman siya nagpapaya, tinutulungan niya naman ito mga magulang. Yung kaso na ito na tinutukan niya naman sa kanyang mga programa. Mahal na mahal kita. Sabi na kaya. Umidon naman po. Siya nagkuha sa kanya, umaysa, may hawak sa kanya. Sir, please lang. Nakikiwasak ako sa inyo. Ibalik niyo po si Jobilin. Maawak po kayo sa kanya. May pangarap po yan. Nga mga idol, ang pinapakinggan natin ay musisyan ng ina ni Jubilen na humihingi nga ng nawakay sa kanya. Tulong, nakikiusap. Matagal na po namin hinahanap. Kumuha o pintap sa kanyang anak na si Jubilen. Kasi po gusto ko na rin namin makasama yung bata. Ano lang buhay si Jubilen talaga mga idol. Kung yung sasaktan po sa kanya sa inyo. Mga misteryoso, no? Mawak po kayo sa kanya. Hawak. Malamang malaking tao yung may hawak ko. Talagang tinatakpan yung mga pangyari. Yan na po yung aking yung personal na... Maraming naniniwala, nababalik siya. Yes, kahit ako naman naniniwala ko na babalik talaga siya. Kasi kung patay na yan siya, walang mangyari na parang kung nababalik sa mangyari. Yun lang, sir. So yan nga mga idol, no? Kasi itong walang cover-up na nangyayari dito kayo. Wala nang mga lumalabas na kalansay, wala na itong mga fake na pinta niya na ito na pumatay. Talagang kapanipaniwala na naman talaga. Kahit sa pananalita nitong pinsa na niya na parang kumpiyansa pa sana habang kinikwento, habang sila sila isa'y kung kanila tinala, kung ginawa nila kay Jubilee, talagang parang scripted. Hindi mo lang siya natatakot, kinakabahan. Kung ano mangyayari sa kanyang buhay dahil sa ginawa niya nitong pagpatay o pagsangkot nito sa kasong ito. Pero parang sa kanya, parang confidence lang. Kaya tayo naman na mga nanonood, nag-o-observe ba, ay makikita natin sa rin sa mga so, comment kayo sa baba kung anong inyong na-observahan sa lalaking yan, sa mga kwento niya, sa mga sinya niya. Pero sa akin talaga, matlakas ng butok ko na medyo nabuhay, hindi medyo ko nabuhay. Sana basta uli o parang himala na para lumabas ito sana na buhay. So kung hindi niya man isa sabihin kung sino talaga yung kumuha sa kanya, nag-inap sa kanya, malaking tao man. Pero at least may balik sa kanyang pamilya. Yun lang kasi ang kanyang ina na nakakaawa. Grabe ito. Kahit sino man siguro magulang. Tapos yun ang nangyayari sa inyong anak na parang maraming struggle. Iyon po yung ating reaction, comments regarding po rito kay Jubilee Ngayon. Maraming salamat po sa inyo lahat. This is Wing Ray. Please subscribe and below na po sa ating mga channel. Huwag kalimutang i-like yung ating video para naman may recommend yung ating video sa mga iba nating viewers. Maraming salamat and God bless you.